Saan ba tayo? Yung sa 5 siya sa 3, halos isa lang din ang concept nun ah. Isa lang din ang concept nila. Kasi parang hinati lang yung sa gitna eh. So, unable dito, unable dito, at unable ng mismo IC. So, saan na tayo ngayon? So, tapos sa charging, tapos na rin tayo sa main. So, ito, sa suspend, ito rin yung gusto malaman kanina, suspend. Ako siya rin. Suspend, so ito parang MOSFET lang din to. Ito part naman to ng ano, part to ng DCCP. Check natin ito sa papunta to. So, explanation lang naman dito, walang para sa ano ito eh. PCC, pwedeng sa ano to, sa PCH. Pwedeng tawag sa supply ng PCH. Kasi may 1.8 dito yung CPU. Ito CPU, ito PCH. Maraming ganun. Kasi 1.8 dito eh. Tapos ito PCC. Ang BCC set? BCCP. Very 3 volts to. Sa ano? PCH. PCH. Ito CPU ito. Ang 1.8 ba sa CPU? Oo, oh, eh, lumang ano ito eh, lumang model ito eh. Ang GPU sir, 1.8 din? Pag GPU, ano lang yun, 1.05 o kaya 1.06. Almost 1 volt lang. Yeah, almost 1 volt lang. If ever pa na mag-bubol, it's inject nyo, 0.9. So ito, ganun lang din ang mga explanation nito eh. So parang main rig din, isipin mo. Dalawang MOSFET, yung upper MOSFET natin, connected sa B+. So para magkaroon tayo ng DCCP, kailanganin natin yung gate na 1.05. So tama, PCH nga ito, kasi 1.05. So pag nagkaroon ito ng 1.05, maglalabas ito dito ng 1.05. So, bago maglabas ng 1.05 sa gate, kailanganin niya muna ng suspend power. Parang SIO. Oo, parang SIO. Ngayon, ang pinaka-main nito, main supply, hindi 19 volts, kundi galing sa 5 volts. So, ang BBB niya, o yung BCC niya, is 5 volts. Yun ang pinagkaiba niya, unlike doon sa main regulator natin. Ang BDD niya o yung BCC niya ay 19 volts. Dito is 5 volts. So, ito yung 5 volts main supply. Then, mag-a-activate lang yung ating dalawang MOSFET kapag nagkaroon tayo ng upper gate na 1.05. Pero, bago magkaroon to ng 1.05, kakailanganin natin yung unable signal galing sa PCH, which is yung suspend power.
Ba't dito pala siya, no? Tanong ko lang. May ano dito? Para yan dito. Dito lang siya nagsusupply ng 19. Ah, mag-stop na kasi siya dito. Amplified market natin. Oo, okay. Tama, tama. So, bali, sumagal siya ka. Para mag-work yung... Ito, 1.5 po dito. Ito, 1, 2, 3, 8, 4. Okay. So, yun yung pinaka-primary ano niya para sa mundo. Kaya pag may missing mistake, hanapin na lang, oh, sa mundo. Tama. So, di ba, madali yung tindihin? Mamaya, i-actual na natin yan. If ever may short circuit, dun na lalabas. Oo, kunyari, ano, may short circuit to. Oo. Di ba, may short circuit to. Pag nagkaroon ng short circuit to, naging ground yung ating 1.5, mapapasin mo, meron pa yung linya dito. So, papasok siya sa volt, voltage out as sa feedback. Diba? So, yung feedback niya, meron tayong 1.05. Nagkaroon tayo ng voltage divider dito. So, ang feedback niya, kapag pinag-curate mo rito, for example, ang feedback natin ay from 1.05, magkakaroon dito ng 1 volts. Feedback voltage. So, pag yung feedback voltage mo ay naging 0, ibig sabihin, na-reach niya yung feedback na voltage from out, mag-disable na ngayon itong IC. Internal logic niya, mag-disable siya. Although meron siyang suspend enable at 5 volts supply. Then, hindi na siya mag-release kapag may short circuit na siya. May short circuit na siya sinusupplyan. Because of voltage out at yung feedback. Parang ano pala siya, yung protection din eh. Oo. Eh, kung kasi lahat din ito eh. Kaya siya tinawag na feedback. Pag nalilig niya siya, ay, short circuit ako. Oo. Mag-supply ako ng signal dito para mag-disable mo na. True. Kahit given na 19 volts, kasi ito volts yung V+ eh. Oo. Dadaan dahil ito. Kaya pag pin-rest, pwede mo pa-power. Aray, kasi nagkakaroon lang ng bad feedback dito. Yan yung baka yan ang nangyayipagdang mo. Yung sir, malamang. Yan yun. Nagkakaroon ka ng bad feedback sa mga IC. Ano pong better na dyan? Para malaman ko. So, pag i-isolate mo na yan, remove mo tong TL7. Tapos, tapos hindi ka dito ng 9 volts. 0.9. Tapos tingnan mo na kung sino yung mga iinit. O kaya kung magda-diet mode ka, tingnan mo rito kung, di ba, na-remove mo na itong PL7. Ngayon, test mo dito sa dalawang node na to kung sino yung mas mababang diet mode. Kung dito yung mas mababang diet mode, maaaring yung IC ang sira mo or itong dalawang MOSFET sa taas. Ngayon, kung normal reading dito, nag-reading ka ng 200 o 400 o 500 diode mode, dito nagbasa ka dito ng 14 diode mode, maaaring yung sinusupplyan mo ay short circuit. Okay? Kasi yung remove na, tapos yung way na ito, kung pagpunta sa ano, dun ka ngayon mag-i-inject. Hindi ba siya, answer, kasi malapit, sinusupply niya PCH, eh, hindi ba siya yung normal is sa diode mode. Yun nga, yung sabi ko sa'yo, pag below 10,